sa banal at napaka makapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na numero 45 sa atin pong mga imnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya na biyaya sa atin ng Diyos na sa puso at maging pag-asa kaluluwa ay natutong awitan siya sa langit pawang awit ang maririnig di sigla lalo't nagpupuri din na awitan siya sa langit pawang awit ang maririnig Diyos ang tanging tanglaw at wala purihin, sambahin ang ating nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 21 po ang ating sunod na aawitin. Ay ang kawal ni Kristo Jesus na marangal na ang bahay
Himnaryo. Iglesia ang iniligtas sa Diyos, sa Diyos. Ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos. Ang iibig sa Cross, tayo
Maria ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Purihin ang Diyos ng langis ang bahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata.
purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po namin, alam na po natin bago ang lahat sa atin po munang mga sariling kaluluwa at sa atin pong sariling tahanan. Ang kaligtasan po ng Diyos, kinakailangan po magpapasimula sa atin munang sariling mga kaluluwa. The discipline of God must always start or commence from each and every one of us to all ourselves first. Sa atin po munang mga sariling kaluluwa. At pagkatapos sa ating mga mahal na asawa o mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. At kapag nailagay na po ng Diyos tayong mag-aanak sa kanyang sariling kamay, ito naman ang pagkakataon na tayo po na naliwanagan, maging tulad po sa isang ilawan na lumiliwanag sa mga taong nakapalibot sa atin, sa makatwid baga sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay, hanggang sa lumawak po ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng kaliwanagan na walang sawa itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Binabati din po naming lahat, ang lahat ng ating mga bago na lalaki at mga babae, araw-araw po patuloy na idinaragdag ng Diyos sa bilang ng kanyang mga tupa na naghahangad, nagsasaliksik, nagnanasa, nagugutom o nauuhaw na makarinig ng katotohanan, na ang mga katotohanan ito lamang ang makapagliligtas sa atin sa suligi ng kadiliman. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kapatid, mga kapwa na nga bautismuhan tulad natin dito sa Los Angeles, California, tumanggap ng ebanghelyo, nakinig, at pagkatapos ay kusang loob na humiling sa Diyos na sila man ang kanilang unang pagkatao ay mailibing sa ilalim ng tubig. Kaya nga po dito sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pagbabautismo po, paglulubog ng katawan, paglilibing ng ating mga unang mga pagkatao. Sa Huwebes po ng gabing ito, tayo po ay inaanyayahan muli ng Panginoong Jesus na dumulog sa kanyang hapagkainan. Yung kanyang wika nga paghahanda. Sa Huwebes ng gabing ito, hinahandaan uli tayo ng mga aralin na ibig ng Panginoong Diyos kung paano sa langit. Ito ang tanggapin natin at ito ang ating isakabuhayan
upang dumating sa atin ang kanyang kaharian, sa makatwid po baga ang kapayapaan, ang mga pagliligtas, pagkukupkup, at kung mananatili tayo hanggang ating kamatayan sa ganitong mga pagtupad at mga banal na gawain, tayo rin ang nakakaalam, Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Tayo na po sa kaligtasan. Sa Webes ng gabing ito, italaga na natin ang ating isipan, kaluluwa, paghahanda ng ating maging ng ating lupang katawan sa loob ng ating tahanan. Tawagin na ninyo ang inyong mga asawa, mga anak, mga manugang at mga apo. At kung tayo naman ay nag-iisa lamang, marami sa ating tagapakinig naroon sa Saudi Arabia, ang iba naroon sa Doha, Qatar, ang iba naroon po sa Canada, ang marami narito sa Amerika at sa Pilipinas, halos sa lahat ng lalawigan, magmula po doon sa tinatawag na Luzon, sa Kailukuhan, dyan po sa Kamaynilaan, dyan sa Kabisayaan at sa Mindanao. Kahit na po ang ilang mga kababayan nating mga taga-ibayong pananampalataya, maging sila na mga Muslim, marami na pong nakikinig ng ating mga aral. Salamat po sa Panginoong Jesus na kanyang pinalago ang karunungan sa pamamagitan po ng information technology o yung tinatawag na internet. Lahat po halos ng bahagi ng sanglibutan, inaabot na ng kanyang pangangaral. At katulad po ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa San Mateo 24:14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng Diyos sa lupa, sa buong sanglibutan. At kung mapakinggan na ng lahat ng mga bansa at mga bayan, darating na po ang ikalawang pagparito, ang araw po ng ating katubusan, ang araw po ng paghuhukom ng Diyos sa mga taong nanatili sa lahat ng kasamaan, kadiliman, kasalanan, at sa pagsamba sa mga larawan at mga Diyos-Diyosan. Tayo po'y magpapasimula na sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ititiklop natin ang ating mga tuhod, Filipos 2:10. Magpapasalamat tayo, hihiling sa Kanya ng kaawaan at kahabagan at ng pamamatnubay sa atin pong gagawing pakikinig sa Webes po ng gabing ito. Ngayon po ay Disyembre 25 na po ng taong kasalukuyan, bilang nasa ating daliri, ilang araw na lang. Nawa, buhayin pa tayo, pasapitin tayo sa bagong taon na 2015. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ang Diyos na kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. May-ari lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na ikaw po ang Diyos na buhay na pinagtapatan at pinaglingkuran ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw po ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansang Israel. Ikaw rin po ang tumawag, naawa at nahabag. Naglingkod, pinagtapatan ka hanggang kani-kanilang kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Panginoong Jesus, sa banal at dakilang Huwebes po ng gabing ito, tanggapin mo pong muli ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo.
sa halos isang buong taong singkad. Kami pong lahat, una na nga po kaming mga mag-aanak, kaming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, dito po sa malayong dako ng Los Angeles, California, gayon din po ang lahat ng mga lalaki at mga babae na patuloy mo pong idinaragdag sa bilang ng iyong mga lingkod upang aming maging mga kaibigan at makasama namin sa pakikinig ng iyong mga banal at mga ginintoang mga aral. Kasama rin namin ang aming mga kapatiran sa iyong banal na iglesia. Ama, tanggapin mo ang pasasalamat namin, ang aming pagtanaw ng napakalaking utang na loob na sa taong ito ng 2014, wala ka pong pinabayaan sa amin, pinanatili mo po ang aming mga hiram na buhay, inilayo mo kami sa biglang kamatayan at mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. Gayon din, Ama naming Diyos, higit sa lahat, ang napakalaking utang na loob namin na sa buong taong singkad na ito ng 2014, pinagtiisan mo po kami, inalalayan, pinatnubayan, binuksan ang mata ng aming mga puso, tinuruan mo po kami, pinatatag, pinatibay ang aming pananampalataya, dinaragdagan mo ang aming pagkaunawa. Hanggang sa mga huling mga kapanahon ng ito, Aman Diyos, maraming maraming salamat po. Lalo mong pinaliliwanag sa amin, pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Hindi lamang kami, Panginoon, ang ipinagpapasalamat namin sa mga kabutihang ibinigay mo sa amin, kung hindi maging sa lahat ng amin-aming mga minamahal sa buhay, sa lahat ng amin-aming mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Salamat po't maging sila'y pinatnubayan mo't iningatan mo sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Katulad po ng mga anak na ipinagkaloob mo sa amin ni kapatid na Rosita, at sa mga anak din naman ang aming mga kaibigan at mga kapatiran. Aman Diyos, salamat sa iyo, hindi mo pinabayaan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel. Salamat sa iyo maging ang aming mga manugang, katulad po ni Rosemary, ni Flor, ni Teofilo, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. At ang lahat po ng aming mga apo, katulad po ni Jayce, ni BJ, ni JR at John Machu, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay, at kahit na ang aming mga kapatid sa laman ni kapatid na Rosita, gayon din po katulad ni Expectation, ni Prospero, ni Dolor, ni Eliezer at ni Neftali, ni Faye at ni Lolita, gayon din ang kani-kanilang mga asawa at mga anak, maging ang kani-kanilang mga sangbahayan at ari-arian, at sana maging ang lahat ng mga mahal sa buhay at mga ari-arian ng aming mga kaibigang idinaragdag mong kasama naming nakikinig ng iyong mga aral, bagaman hindi ko na po nasasambitla ang kani-kanilang pangalan, sinasampalataya na namin, Panginoon, pinagpapalat iniingatan mo rin silang lahat at patuloy mo rin pong inaaralan at tinuturuan sa bawat sandaling nagdaraan dito po sa magulo at mandarayang sanglibutan. Ama, hindi rin namin nalilimutang ipagpasalamat sa iyo na ang ilan sa aming mga mahal sa buhay na naroroon sa malalayong mga bansa at mga bayan, at sila'y hindi namin matutulungan sa kanilang mga kagipitan at pangangailangan, ngunit sa isang taong singkad nitong 2014, salamat, Panginoon, hindi mo rin sila pinabayaan. Binigyan mo, Panginoon, ang magagandang pintuan ng mga kapalaran, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel, ni Shannon at Ana Lira, ni Varian Guansan, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Adora Aquino, Pido at Victoria Marangkes,
ni Flor Bautista Gonzales at Rosemary Lucerna Gonzales. Mamanal na sila po. Napakalayo sa amin. Gayon man, ipinananalangin naming naway tulungan mo pong muli na kung iyong luloobin sa iyong kaharian sa langit, na kami pong lahat mabuhay pa at sumapit pa sa panibagong taon ng aming mga hiram na buhay. Tulungan mo lamang kami, Amang Banal, at naway patnubayang magkaisa-isa kami ng puso, espiritu at ng aming pag-iisip. Matipon kami sa iyong banal na iglesia. Sa ikalawang pagparito mo po'y makapasok kaming lahat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa Webes ng gabing ito, pagpalain mo nawa ang iyong hamak na lingkod. Naway kasangkapanin mo po, linisin, banalin ang puso at isipan ng iyong alipin at lagyan mo nawa ng bisa't kapangyarihan ang kanyang tinig na sa gabing ito kung dumating sa amin ang iyong mga dalisay na aral, manampalataya kaming ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, ang aming nag-iisa at buhay na pastor, saserdote, apostol, obispo, tagapagligtas ng aming mga kaluluwa, at wala po kaming kinikilalang sino pa mang tao o sino man, Panginoon, maliban sa iyo lamang, at habang kami nakikinig, hipuin mo nawa ang aming mga lupang katawan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan at tulungan mo sana, Panginoong, magkaroon ng kagalingan ang pinasasapitan mo sa amin ng sari-saring karamdaman at pagkalooban mo rin po ng magagandang kapalaran ang pinasusuguan mo ng sari-saring pagsubok sa pang-araw-araw na pamumuhay at ang ilan na katulad na ng iyong alipin. Patuloy na pong tumatandat ng hihina. Nalalaman ko pong malapit na rin ang araw ng aking kamatayan. Gayon din po ang aking mahal na kabyak na si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama sa paglilingkod sa iyo tulad po ni kapatid na Prospero, ni kapatid na Glenda, ni kapatid na Concepcion Tenedero, gayon din po ni Floro, Robert at Mercedita, ni Olivia at ni Mirna, ni Rogelio at ni Expectasyon. Dumadalangin kami, Panginoon, at humihibik. Dagdagan pa po sana kami ng maraming araw, ng maraming mga taon, kagaling at kalakasan, upang kami po'y lubos na makapaglingkod sa iyo hanggang ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Amang Banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ang lahat po ng ito ipinakikiusap po namin na naway minsan mo pang ibasbas at ebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan at minamahal naming mga tagapakinig, ihanda na po natin ang ating mga puso, isipan, ang ating mga pakikinig, lalo na nga po ang ating mga Biblia o mga banal na kasulatan, sapagkat tayo po ay haharap na sa Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig at pag-aaral sa aralin na kanyang inihanda sa atin sa Huwebes po ng gabing ito. Buksan po natin ang mga Biblia natin sa Unang Korinto sa kanya pong Kapitulo 9 at Versikulo 26. Ito po ang aralin na ibig po na ituro niya sa atin. Ako nga ay tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ito pong talatang ito ay bahagi ng mga kasulatan na isinulat ni Apostol Pablo sa mga unang kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus
na naroon po sa Korinto. Natatandaan po natin si Apostol Pablo ay ilaw sa mga Hentil na siya po ang tagapagturo na tinawag ng Diyos at isinugo sa lahat ng bansa na labas ng Israel upang alisin sa kamay ni Satanas o sa mga masasamang relihiyon at masasamang iglesia ang mga Hentil na sumasamba sa mga larawan at mga diyos-diyosan, at dalin ni Apostol Pablo sa kagilagilalas na katotohanan sa makatwid bubaga sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa ating paksa, 1 Korinto 9:26, ako ngay tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Si Apostol Pablo, inilagay niya ang kanyang sarili na tulad sa isang tinatawag na sportman o isang taong nakikipagpaligsahan sa patakbuhan. Ngunit sa kanya, bilang isang apostol at bilang alagad ng Panginoong Hesukristo, hindi po siya nakikipagsapalaran. At sa bahagi nga po ng 9:26 ng 1 Korinto, tiyak na tiyak, sumusuntok ako, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ito po ay isang mahiwagang talata na ito ay espiritual ang ibig na ipakahulugan at iparating sa atin ng Diyos. Hindi po ito yung literal na suntukan. Hindi po ito yung tinatawag na literal na track and field. Ito yung tinatawag na pananampalataya ni Apostol Pablo na sa lahat ng kanyang sabihin, sa lahat ng kanyang gagawin, eh, diretsyong-diretsyo, tiyak na tiyak, taman-tama, sapul na sapul. Matatanggap niya ang kanyang inaasahan sa dulo ng kanyang pakikipaglaban. At nalalaman naman natin ang kalaban natin eh hindi yung materyang tao. Kaya nga po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kung kayo'y nakakarinig ng katotohanan at tila nasasaktan kayo, huwag ninyo naman kaming mumurahin, huwag naman ninyo kaming wika nga pagsasalitaan ng masama, sapagkat kami po ay nagsasalita lamang ng katotohanan na katulad ng mga apostol. Ang tunay na kalaban po natin tayo na nabubuhay na sa mga salita ng Diyos. Sa Efeso 6:12, ang pakikipaglaban po ng mga anak ng Diyos hindi po sa laman at buto. Ang kalaban natin yung pinuno ng kasamaan, yung pinuno ng kadiliman, yung namamahala laban sa tinatawag na kaitaasan. Yung pinaka-leader ng tinatawag ng mga relihiyon at mga iglesia na ang mga itinuturo, tulad nga ng sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito, mga katha ng mga Hudyo at mga utos-aral, salit-saling sabi o superstisyon ng mga tao. 1:14 ng Tito. At pinatunayan din naman ni Apostol Pablo, 1 Timoteo Kapitulo 4:1-3. Halos Huwebes at Linggo binabasa namin sa inyo ang mga yan, mga utos at mga aral ng mga demonyo. Kaya nga upang lubos nating maliwanagan ang 1 Korinto 9:26. Sino po baga, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, ang tinatawag na lalaking ito na nagsasalita sa atin na sinabi ko na Apostol Pablo. Tama ba ang sinabi ni kapatid na Cirilo na si Apostol Pablo ay apostol na tinawag ng Panginoon upang ipadala sa labas ng bansa ng Israel para alisin ang mga Hintil sa kamay ni Satanas at dalhin sa katotohanan o sa ating Panginoong Hesukristo? Sino po ang dito'y nagsasalita? Ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. 1 Korinto 9:26. Basahin po natin ang 1 Korinto 1:1 dito rin po sa aklat na ito. Si Pablo,
na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Napakaliwanag po. Si Pablo, tinawag. At hindi ko na kailangang basahin pa ang aklat ng mga gawa. Alam natin ang pagtawag kay San Pablo, aklat ng mga gawa. Malimit nating mapakinggan yan. Anyo 34, pinag-uusig niya, dala-dala niyang bihag ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para ipapatay, ibilanggo. Tinawag siya ng Panginoon, binulag. At pagkatapos nga po, ibinangon muli. Ibinalik ang kanyang paningin at sinabi sa kanyang, ikaw ay mabuting sisidlan para sa akin. Isinusugo kita sa mga hentil upang sila ay pakawalan mo sa tali ni Satanas at dalhin mo sa aking kagilagilalas na katotohanan. Si Apostol Pablo, tinawag katulad ng pagtawag. Kanino? Sa unang 12 mga apostol, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. Kaya nga kung babasahin ninyo sa inyong mga aklat, kayo na po ang magbasa sa San Mateo 10:1 kung paano ang pagtawag kay Apostol Pablo, gayon din naman ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa 12. At kanyang tinawag ang kanyang 12 unang alagad at pinalapit sa kanya. Mga kapatid, tinawag po ng literal mukhaan. Ang pagkakaiba nga lang kay Apostol Pablo, nasa langit ng Panginoong Hesukristo, nang tawagin siya ng Panginoon, nagpakita sa pangitain na katulad sa isang napakaliwanag na araw na nang tingnan niya ang kalangitan sa kaliwanagan, nabulag siya. Alam na natin ang sumunod na kasaysayan kung paanong pinagaling siya, iningatan, tinuruan at isinugo sa tinatawag na bayan ng kahintilan. Nang si Apostol Pablo po at ang unang 12 alagad ay tawagin, eto na. Saan po baga inilagay ng Panginoong Hesus itong mga apostol na ito? Basta ba tinawag na lang? Halimbawa, ako ang Panginoong Hesukristo. Tatawag ako sa inyo. O mga kaibigan namin, mga kaibigan sa Pilipinas, mga kaibigan sa tinatawag na Canada, mga kaibigan namin na nasa Saudi Arabia, sa China, sa Japon, sa iba't ibang dako na nakikinig, tinatawag ko kayo. Basta ba tatawagin lang ng Panginoon? Kailangan pag tumawag tayo, kailangan meron tayong pagdadalhan, paglalagyan. Totoo ba yan? Sa unang Korinto, kapitulo 12, versikulo 28, saan po baga inilagay ng Panginoon Diyos ang kanyang tinatawag? Basahin natin. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Meron pong iglesia na pinagdalhan. Tunay ba yan na doon nga niya inilalagay? At tulad po ng mga apostol, sila unang mga tinawag, saan sila inilagay? Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una, mga apostol. Ikalaway, mga propeta. Ikatlo ay mga guro. 12:28, unang Korinto, basahin ninyo sa inyong mga Biblia. Hindi basta tumawag ang Panginoon, nang tumawag siya, kumbaga sa isang mangingisda, meron siyang buslo, meron siyang lalagyan ng kanyang tinatawag o hinuhuli. Mga kapatid, doon niya tinitipon. Sang-ayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan, ang iglesia ang pinaglagyan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, napakarami pong iglesia. Napakaraming iglesia. Saan bang iglesia? Ano ba ang pangalan ng iglesia na pinaglagyan ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad na kanyang tinatawag? Nalimutan po ba ng Panginoong Hesukristo na lagyan ng pangalan ang iglesia na paglalagyan niya ng kanyang tinatawag? Basahin po natin. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid, sa San Mateo 16:18 nalalaman natin, humigit kumulang anyo 32 sang ayon sa kasaysayan ng banal na kasulatan, ang wika ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kung saan naroroon ng araw at oras na yaon,
ang ating Panginoong Hesukristo, sila po kasama niya ang mga apostol naroon po sa siyudad ng Jerusalem ng Hudea. Doon niya pinagsabihan at pinag-usapan nila ang wika ng Panginoon, pagkatapos na kayo ay makapangaral sa mga lalawigan, mga bayang pinag-utusan ko sa inyo sa loob ng Israel, magkita-kita tayo doon sa tinatawag na Cesarea ni Pilipo. Kaya nga nang sila nga po'y magsirating doon, mga kapatid, kanyang pinasimulang sabihin sa kanilang itatayo ko ang aking iglesia at hindi magsisipanaig laban sa kanya ang tinatawag na mga pintuan ng Hades. At ang iglesyang ito, sangayon din po sa aklat ng mga gawa, sa kanyang King James Version na pinanggalingan ng Tagalog, Acts of the Apostles chapter 20 verse 28, He purchased with His own blood, ang wika niya sa mga apostol, sa mga alagad, feed the church of God which He purchased with His own blood, na inyong pakainin ang iglesia ng Diyos, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Ano nga po baga ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudea? Nalimutan bang lagyan ng pangalan? Kung tayong mga tao, hindi natin makalimutan . Kung tayo, magtayo lang tayo ng barberya, halimbawa, Anong's Barbershop, nilalagyan pa natin ng pangalan. Bakit naglagay ng pangalan si Mang Anong? Anong's Barbershop, para ipakilala yun ang kanyang barberya. O sari-sari store, Aling Maria, sari-sari store, at iba't iba pa, pati malalakit multinational na mga kumpanya, may mga pangalan para makilala ng lahat na sila ang may-ari noon. Ang Panginoong Hesukristo ba'y malilimutan niyang lagyan ng pangalan ang iglesia na kanyang itinayo, kung saan niya inilalagay ang mga unang mga banal? Basahin po natin ang unang Tesalonika. Mga kapatid, ito po'y napasulat, isinulat sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, ipinadala sa Iglesia ng Diyos na nasa Tesalonika noong taong 54 Anno Domini, 54 AD. Mga kapatid, ano ang official na pangalan ng Iglesia itinayo ng Panginoon sa siyudad ng Jerusalem ng Hudea? 2:14 ng unang Tesalonika, sapagkat kayo mga kapatid nagsisitulan, tinutularan na lamang, ginagaya na lamang ng mga nasa Tesalonika, ang alin? Nagsisitulan sa mga iglesia ng Diyos. Saan naroon ang iglesia ng Diyos? Na nasa Hudea. Bakit sa Hudea? Naroon ang Jerusalem. Ang Jerusalem, ang kapitolyo ng Hudea noong araw. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa makatwid ang official na pangalan, Iglesia ng Diyos. Saan orihinal na itayo? Sa Jerusalem ng Hudea. Sino ang may-ari? Kay Kristo Jesus. Sa makatwid baga, kung liliwanagin ang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, halimbawa doon sa Korinto, Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sino may-ari? Kay Kristo Jesus. At sa Tesalonika, Iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus, sapagkat tinutularan nila at sila ang Iglesia ng Diyos na nasa Tesalonika. Sa huling araw na ito, katulad din naman namin dito sa Los Angeles, California, kami po ay kaanib sa Iglesia ng Diyos. Saan natayo? Sa Jerusalem ng Hudea, anyo 32 ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sangayon po sa kaliwanagan ng banal na kasulatan, kaya kami ay tinatawag na Iglesia ng Diyos na nasa Los Angeles kay Kristo Jesus. Napakaliwanag po. Kaya po hindi maaaring baguhin, mga tagapakinig, dagdagan o bawasan. Kailangan huwag tayong magdaragdag, huwag tayong magbabawas, at ang lahat nang sa inyo ay nakikinig
At ang lahat ng sa inyo ay kahabagan ng Diyos at tawagin, higit na nga kung kayo'y magkusang loob na magbigay sa amin ng pahiwatig na nais na ninyong magpabautismo, sumampalataya tayo sa Diyos, wala pong imposible. Gagawa po siya ng paraan upang tayo magkasama-sama upang maganap sa inyo ang tinatawag na paglilinis din naman ng inyong mga luma o masamang mga pagkatao, mga tagapakinig at mga magulang. Kaya nga, bakit po baga ibinango ng Diyos sa Huwebes ng gabing ito, itong ating paksa? Ako nga'y tumatakbo. Hindi tumatakbo na tulad sa nakikipagsapalaran. Ako'y sumusuntok. Hindi ako gaya ng sumusuntok sa hangin. Tiyak na tiyak. When I aim, I hit. I hit my target. Yun lang ang ibig sabihin. At kahit na po ito, basahin natin sa original King James Version. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Parehong-pareho po. Basahin po natin kung bakit nga ibinangon ito sa atin ng Diyos sa huling araw. 2014 na po. At ilang araw na lang, malapit na tayong pumasok sa 2015. Sana nga po, loobin ng Diyos, dumating tayo sa bagong taon. Mateo 16:8, basahin po natin. At nang matalastas ni Jesus ay sinabi, oh, kayong kakaunti ang pananampalataya. Hindi ko na po babasahin ang itaas nito para huwag tayong humaba. Ang kausap po dito ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga apostol, pinagbilinan niyang magsipanhik tayo sa bundok at doon tayo mangangaral. At nang magsidating nga ang mga apostol, wala palang nagsipagdala sa kanila ng kahit na isang pirasong tinapay, mga kapatid at mga magulang. At nang malaman nila, nang mapakinggan nila ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, kayo ika ay magsipag-ingat sa mga levadura ng mga Pariseo at ng mga Escribas at mga Saduceo, tinignan nila ang mga bulsas nila, ang mga bulsa, wala silang nadala palang tinapay, pang merienda man lang, mga ngaral ang Panginoon. Kaya nga nalaman ng Panginoon, sapagkat siya ay Diyos, alam niya ang nasa isip ng bawat apostol, na nagugulumihanan, hindi tayo nakapagdala ng merienda man lamang. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo, oh, kayong kakaunti ang pananampalataya. Bakit sinasabi ito at anong kaugnayan ito sa atin sa huling araw? Kung yung mga apostol, personal lang tinawag, mahina, kokonti pa rin ang pananampalataya, na ano, ang kasama nila ang Diyos. Hindi na nila naisip na yung kasama nila, yung Panginoong Hesukristo. Kaya nga ipinaalaala pa sa kanila ng Panginoon, kung ipagpapatuloy ninyong pagbabasa sa Juan 14. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang 7 tinapay na pinagputol-putol ko at kayo'y nakapag-uwi pa ng mga 7 bakol na mga natirang tinapay sa mga nagsikain na 5,000 mga tao? At pagkatapos ay sinabi pa man din ng Panginoon, nalimutan na ba ninyo ang 5 tinapay na pinagputol-putol ko at kumain ng marami, ang 4,000 kalalakihan, nag-uwi pa kayo ng kung ilang bakol? May natira pa. Ang ibig sabihin ng Panginoon, oh, kayong kakaunti. Kakaunti ang pananampalataya. 2 ulit na akong gumawa ng milagro para manampalataya kayong ako nga ang Diyos. Ako at ang Ama ay iisa. 10:30. Kayong kakaunti ang pananampalataya. Gayun din sa huling araw nito. Hanggang ngayon, wala pang sumasampalataya ng puspusan na ano? Ang Kristo, siya rin ang Ama. Ang Kristo, siya rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang wika pa man din ng Panginoong Hesukristo sa 14:1, mga magulang, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Kaya nga dito sa Mateo 16:8, dito nga po, kung itutuloy ninyong pagbabasa, 16, sa kapitulo 16 ng Mateo, dyan po nakasulat, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, nalimutan na ninyo ang mga ginawa ko, nakababalaghan, binusog ko, ang 5,000 katao, binusog ko,
sa ikalawang pagkakataon, 4,000 mga kalalakihan sa pamamagitan ng ilang pirasong putol na tinapay, nakita ninyo. Eh ngayon, nakalimot lang kayong magdala ng tinapay, nagugulumihana na kayo? Kakaunti ang inyong pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. At sa 14:1, ang wika nga ng Panginoon, huwag magulumihana ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Kailangan pag sumampalataya tayo sa Diyos, kilalanin natin ang Kristo na siya ang Diyos at alin pa ang sasampalatayanan. Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen! Yan ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin ngayon sa huling araw, 2014. Mga kapatid, ang araling ito, ang wika ni Pablo, hindi ako tumatakbo na tulad sa nakikipagsapalaran, hindi ako sumusuntok na tulad sa sumusuntok sa hangin. Ang ibig ipakilala ni Apostol Pablo, maraming mga tao sa huling araw, wala ng pananampalatayang tunay. Pananampalataya sa Ama, pananampalataya sa Anak, at pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang tatlong ito, mga kapatid, ay iisa. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, or the Gospel, these three are one. Ang tatlong ito ay iisa. Yan ang dahilan kung bakit itinuturo, mga kapatid at mga magulang, ang paksa po nating ito. At ayon din po baga sa mga apostol, eh bakit nga po baga naman sumusuntok sa hangin? Hanggang ngayon, tumatakbo na nakikipagsapalaran ang napakaraming mga tao sa buong mundo. Sa katunayan po, huwag kayong magagalit. Oh, ang itatapon sa impyerno, sindami ng buhangin sa dagat. Eh bakit nga napakarami? Mga kapatid ng mga kaluluwang kapuspalad, itatapon sa impyerno sa ikalawang pagparito. Eh, yung ating mga apostol, tinawag ng personal eh. Isipin ninyo, yung Diyos na tumawag, nagkatawan tao para tawagin sila at ilagay sila sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na yon ang tinatawag na katawan ni Kristo, yon ang kanyang pinangunguluhan, yon ang tinatawag na ililigtas. Ang ililigtas yung katawan. Kaya nga kapag kayo, ako, nasa katawan, maliligtas tayo. Paanong paraan? Kung sumasampalataya tayo. Kung ang pananampalataya natin, tulad ni Apostol Pablo, hindi nakikipagsapalaran, tiyak na tiyak ang ating kaligtasan. Eh bakit nga napakaraming tao sa huling araw na ito? Mga kapatid at mga magulang, ang sumusuntok sa hangin at nakikipagsapalaran, walang katiyakan ang paglilingkod nila. Santiago 1:8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. 1:6, Santiago rin, sapagkat iyong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alunan dagat, itinutulak ng hangin, ipinapadpad sa magkabi-kabila. Huwag isipin, 1:7, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Napakarami pong mga tao, sindami ng buhangin sa dagat. Mga kapatid, ang alin? Nag-aalinlangan. Merong dalawang akala, kahit na itinuturo na natin sa kanila na iisa ang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, iisa. O hindi ba napakaraming mga tao ngayon member ng tinatawag na Iglesia Trinitarian? O anong ibig sabihin? Tatlo ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, tatlong persona. O hindi ba yan din ay itinuturo ng simbahang Katoliko? Hindi ba ang simbahang kinagisnan na itinuturo pa nila si Kristo ay taong totoo, Diyos na totoo? Alanganin, dalawang akala. Mga kapatid, meron pang iglesia ng tao sa Pilipinas. Ano itinuturo? Yung obispo, sugong anghel. Si Kristo ay tao.
Huwag isipin ng tao ngayon na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Wala kayong aasahang buhay na walang hanggan. Maaaring kayo, marami kayong membrong mga politiko, kaya tuwing eleksyon marami kayong tinatanggap na mga abuloy ng mga politiko, binebenta ninyo ang mga boto ng inyong mga membro na hindi na ninyo dapat pakialaman, dapat isipin ninyong mga Pilipino. Mga kapatid, ang gobyerno at ang relihiyon magkahiwalay. Huwag kayong magpapaloko dyan sa mga obispo ninyo. Hindi nyo nalalaman ni corrupt, ninanakawan kaya. Tinan ninyo, may sariling jet plane. Ang gagarbo ng mga damit, mamahalin, nakalimusin, nakakadilak, ang lalaki ng palasyo, ang mga anak nasa iba't ibang dako ng sanglibutan, nagsisipag-aral sa mamahaling koleyo. Pero kayo ng mga membro, nagkakayod kayo ng basurahan para may maiabuloy ng ikapo. Natatakot kayo sa pananakot ng mga demonyong mga obispong yan, na kung hiwalay kayo sa kanila, impyerno kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga pantakot, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Oo, kayong kakaunti ang pananampalataya. Ito ang dahilan kaya itinuturo ng Diyos ito sa atin. Mga kapatid, minsan may nakasama ako, abogado pa naman, taon-taon umuwi ng Pilipinas sa Santa Mesa. Kailangan na kang umuwi ako ngayon taon na ito, junior . Bakit po naman? Ako ka ang chairman ng Committee de Pestejos. Sa Santa Mesa ang bahay ko, naroon sa lugod ng bahay ko ang karosa ni Mama Mary, ni Saint Peter. Pag hindi ako umuwi ngayon taon na ito, walang prosesyon. Mga kapatid, minsan natsempuhan ko. Yung bang ika ko, Chong, hindi ko na babanggitin ang pangalan, no? Chong, yung bang ginagawa ninyong kabanalan, nakakatiya kayo, napapanik sa langit? Diretso sa langit kung kayo mamatay, huwag namang mangyari. Ang sagot sa akin ng abogadong yon, sa pagpanik sa langit, junior, wala ikang nakakatiyak. Ba't hindi kayo nakakatiyak? Santambak na salapi, ginugugol ninyo para uuwi lang kayo sa Pilipinas taon-taon? Babayad kayo ng ticket sa aeroplano? Round trip ticket? Para lamang maayos ninyo yung pagpuparada, prosesyon, pagpapakain sa inyong mga kapatiran sa iglesia ninyong kinagisnan? Pagkatapos pala, hindi rin kayo makakatiyak na papanik sa langit? Anong klase yan? Kayong kakaunti ang pananampalataya. At sinasabi ko, hindi kakaunti, kayo na walang pananampalataya. Ang mga pananampalataya ninyo, doon pa rin. Sa tradisyon, superstisyon, salit-saling sabi ng mga tao. Ano nga po baga? Ang inaasahan ng Diyos sa bawat tao na naghahangad ng biyaya, kalinga, pagpapala at pagliligtas ng Diyos sa kani-kanilang mga kaluluwa. Basahin po natin muli ang Santiago 1:6. Ngunit humingi siya na may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Ayan po, napakaganda, mga magulang at mga kapatid. Meron bang taong nakakagawa nito? Meron bang mga tao, mga kapatid, sa sanglibutan na humihingi sa Diyos na may pananampalataya? Tandaan ninyo, yung pananampalataya, sa San Juan 14:1, magsisampalataya kayo sa Ama, sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? Makinig kayong mabuti. 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kailangan ang pananampalataya, walang pag-aalinlangan, ang Diyos, siya ang Panginoong Jesucristo. At ano pa? At manampalataya tayo sa Ebanghelyo. Mga kapatid at mga magulang, bakit? Ang Ebanghelyo, salita ng Diyos, ang tatlong ito ay iisa. Siya rin ang Diyos. Yung Biblia, yung Ama, yung Anak, iisa. Sampalataya na ninyo. Huwag kayong mag-alinlangan. Pagka nag-alinlangan kayo dyan, kapatid na Cirilo, paano mangyayari yung Ama, Anak at Espiritu Santo iisa? Nakita na ninyo? Kayo ngang mga Katoliko, mga nasa simbahang kinagisnan, tatlo Diyos ninyo. Ama, Anak at Espiritu Santo, kalimutan na natin si Mama Mary, kalimutan na natin si Kalunsad, kalimutan na natin si Pope Paul II, hindi lang tatlo. Libo, daan-daan ang Diyos ninyong mga Katoliko.
kung ano yung salit-saling sabi, maski ng mga pagano, kasama rin sila roon. O yun namang mga iglesia ng tao. Nako, salamat ika sa matandang kapatid. Sa araw, 31, yan, sa isang linggo, 31, birthday na matandang kapatid. Huwag niyong kalimutan ang mga envelope ninyo, oh, yung aginaldo ninyo. Kutakot-takot na tinamaan ng sinalibad ng santambak na gastusin ang pabigat na ibinibigay ninyo sa mga tupa ng Diyos. Samantalang ang Panginoong Hesukristo, Jesus mismo nagsabi nang tawagin niya ang kanyang mga alagad, magsiparito kayo sa akin, kayong mga nabibigatang lubos. Pasanin ninyo ang aking pamatok, ang pamatok ay magaang, ang aking pamatok magaang. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kaya nga maging nang tawagin niya, 10:8 ng Mateo, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipamahagi ninyo ng walang bayad, libre ang pagpanhik sa langit. Eh ngayon, ano? Pakikinggan ba kayo ng Diyos niyan? Pananampalataya ninyo sa obispo ninyo, kaya tagal ng patay. Pinupurit sinasambahan ninyo sa mga papa sa Roma, sa mga apostol na matagal ng patay. Pinaglilingkuran ninyo, tinuturukan ninyo ng kandila sa mga rosaryong wala namang kabuluhan. Mga kapatid, sa mga agwa benditang wala namang katuturan, wala namang bertud. Ang magliligtas sa atin ang pananampalataya sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa Kanyang Ebanghelyo. Ang tatlong ito ay isa. Paano ikaw mangyayaring maging isa yung tatlo? 1 + 1 + 1 = 3. 1 + 1 + 1 = 3 sa ating mga tao kung wala kang pananampalataya. Pero sa amin na may pananampalataya, 1 + 1 + 1 = 1. Bakit? Siya ay Diyos, hindi tao. Tayong tao, materialis. Pero ang Diyos, hindi po, spiritual yan. Kaya wag ninyong sirain ang nakasulat sa banal na kasulatan. At ang tinatawag na ang wika, humingi tayo, itong tanging ipinapayo sa atin at inaasahan ng Diyos na kung tayo hihingi sa Kanya, humingi tayong may pananampalataya at walang anumang pag-aalinlangan. Kaya nga kung tayo nag-aalinlangan, hindi nyo matanggap na ang tatlo iisa, wala kayong tatanggaping anuman, katulad kayo ng sumusuntok sa hangin. Kamukha ng binanggit kong kaibigan kong abogado. Katakot-takot na kabanalan ang ginagawa taon-taon, pero tanungin mo, pag namatay ba kayo, papanikay sa langit yan, sigurado, ay wala ikang nakakatiyak ng pagpanik sa langit. Sa inyo, pero sa amin, hindi gayon. Kaya nga huling tanong, ano-ano po baga ang pinanghahawakan o pinagbabatayan namin o ng mga tunay na tupa ng Diyos? Sa mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na alam natin, Kolosos, mga kapatid, 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, at ang iglesia po, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Anong pinanghahawakan namin na kung kami na naririto sa iglesia ng Diyos at magtatapat sa paglilingkod sa Diyos ng buong pananampalataya, walang pag-aalinlangan? Kolosos 1:14, na siyang kinaroroonan ng kapatawaran, na siyang katubusan ng ating mga kaluluwa. Una, na aming pinanghahawakan, mga kapatid. At ano pa? Sa paanong paraan tayo makakatiyak? Ikalawang Timoteo 3:15, mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang wika ni Pablo kay Timoteo. Iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, ang Biblia, na ano? Makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 3:16, ang lahat ng mga kasulatan, matandang tipan, bagong tipan, na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Anong pinanghahawakan namin? Na kami nasa katawan ni Kristo. Kami ang katawan ng Panginoon. Kami ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa paanong paraan?
sa pakikinig namin, Romanos 10:17, sa pakikinig dumarating ang pananampalataya. Ano ang aming pakikinggan? Mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Nasaan ang mga salita ng Panginoong Jesucristo? Sa kanyang ikalawang Timoteo 3:15, ang bilin ni Pablo kay Timoteo, nalalaman mo ang mga banal na kasulatan, ang Biblia. Kaya lagi naming tagubilin sa inyong nakikinig. Lagi ninyong hawakan ang Biblia ninyo habang kayo nakikinig sa amin, para malaman ninyong salita nga ng Panginoon ang itinuturo namin sa inyo. Hindi kami kamukha ng simbahang kinagisnan. Puro salit-saling sabi. Puro milagro. Puro kung ano-anong superstisyon. May mga punsoy-punsoy pa kayo. Meron pa kayo. Yung mga Protestante naman, kamukha ni Bilard, eh, may mga panyo pa, may mga payong pa. Tinamaan ang sinalibad ng kutakot-takot na komersyong ginagawa ninyo. Kaya kayo mga bilyonaryo, lalaki ng lupain ninyo. Mga miyembro naman ninyo, naghihikahos na at naghihirap, wala nang hanap buhay. Yung iba, pumupunta pa sa abroad para may makain lang. Kayo naman, eh, niloloko ninyo ang mga miyembro ninyo. Huwag kayo magagalit sa amin, totoo yan. Ano bang bertud ng panyo? Ano bang bertud ng payong? Ito ang kaligtasan, ito ang makapangyarihan ng makinigang. At alamin mo ang mga banal na kasulatan. Bakit? Magagamit sa pagtuturo, magagamit sa pagsansala, magagamit sa pagsaway. Para ang mga tao ng Diyos, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti, maging banal, maging sakdal. Mga kapatid at mga magulang, yan po, dito tayo magsama-sama. Ngayon, sino po baga ang nagiging tagapagturo namin sa iglesia ng Diyos? Ayan. Dapat ba kaming makinig dyan sa mga bilabilar din na yan, itong mga kiboloy-kiboloy? Makikinig ba tayo dyan? Sa mga manalo-manalo? Sa mga meron pang diksyonaryo ng Biblia? Makikinig ba tayo sa mga taong yan? Meron bang tinatawag na reverendo, blah, 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 kabanal-banalan, iglesia ng Diyos na kabanal-banalan? Tinamaan ang sinalibad, kabanal-banalan, yung obispo ninyo, pumatay ng bata, sinardinas pa. Anong klase kayo? O yung isa naman, mga kapatid at mga magulang, iglesia daw ng Diyos, humula, 2001, darating na ang Kristo. Humula, 2014 na, buhay pa tayo, wala pa ang Kristo. Ano yan? Bulaang relihiyon, bulaang iglesia, bulaang obispo. Mateo 24:5, o sabihin ninyo, ako ang pumaparatang ng mga fake na mga propeta at iglesia kayo. Basahin ninyo ang Biblia. Nagtuturo kayo 2001, pinatigil na ninyo mga anak nyo sa pag-aaral, pinatigil na ninyong humanap pa ng karunungan, tapos hanggang ngayon 2014 na. Nako, mga magulang at mga kapatid, hayag na hayag kayo, puro kayo sa alapian. Huwag kayong magagalit sa amin. Mag-aral tayo, mga kapatid. Kaya nga bilang huling katanungan, higit sa lahat, sino po baga ang naging tagapagturo namin sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kami ba'y makikinig pa sa ibang mga mangangaral? Basahin po natin Unang Juan 5:20. Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang anak ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. E sino ba siya sang-ayon sa mga apostol? Unang Pedro 2:25. Dadapwat tayo'y gaya ng mga tupa na nangaliligaw. Ngunit, nagsisibalik tayo sa pastor at sa obispo ng ating mga kaluluwa. Period. Mga kapatid, ano sabi sa Unang 1:5:20? Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Tinuruan tayo eh. Kaya nga sa Unang Pedro 2:25, ang nagturo sa atin, ang ating obispo, ang pastor ng ating kaluluwa. Eh bakit nagtayo pa kayo ng obispo ninyo? Bakit naghalal pa kayo ng obispo ninyo? Sa iglesia ng Diyos, ang obispo kailanman hindi namatay. Si Kristo na nagtayo ng iglesia anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, siya rin ang aming obispo ngayon, 2014. Sa araw at oras na ito, titindigan namin sa inyo, Disyembre 25, Panginoong Jesucristo ang nangangaral sa atin. Kaya pakinggan ninyo, Mateo 28:19-20, ang wika niya, ako'y sa inyo,
palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa makatwid hanggang may lupa, hanggang may langit, ang Kristo ang obispo namin sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Upang ating makilala siya na totoo. Bakit? Ang wika ng Panginoon, ako ang katotohanan. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Tayo'y nasa ating Panginoong Jesucristo. Sa makatwid baga sa Kanyang anak na si Jesucristo. E ano ba ang Panginoong Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen! 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 Napakasarap ang ating pag-aaral. Kaya nga huling katanungan pa, papaano po tayo labis na makatitiyak ng kaligtasan? Ituloy natin ang 1 Korinto 15:1. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan sa pamamagitan naman ng ebanghelyo, ligtas kayo kung matama ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen! 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 Salamat sa Diyos! Hindi ako sumusuntok sa hangin, hindi ako tumatakbo. Nakatulad ng nakikipagsapalaran, ang wika ni Apostol Pablo, ito nawa ay pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, pagbibiyaya, pagliligtas at pagpapala ng ating dakilang Diyos na si Kristo Jesus magmula ngayon at magpakaikailanman. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.